carry my, let's see my friend, poker face, okay? Ganda ng intro, di ba? May pagsayaw ako ng poker face. So anyway, this is for collectives, kapalaran sa love life, you know. At collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, edi ang ibig sabihin ang reading para sa'yo. Pero kung hindi ka makarelate, makaresonate, huwag mong kunin yung energy mo dito. Ay, hindi ko na ko yung energy mo, so huwag mong kunin yung reading, ganun lang yung kasimple. Nag-gets mo yun. Anyway. Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe, alam mo nang gagawin, hit the subscribe button, notification bell, napakadali, di ba? At kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang sa Facebook. Friend ko yon. Okay? Okay. Collectives, anong main energy mo, collectives? Para sa mga collectives. Hindi ka makaipon. Gastos ka kasi ng gastos. Bili ka ng bili na kung ano-ano dyan. So, hindi ka makaipon. Ngayon, sisisihin mo yung mga tao sa paligid, ma? Kung bakit di ka makaipon? Eh, ikaw may kasalanan, bili ka ng bili. Don't me. O, yung iba sa inyo, may mga pinag-iisipan ka regarding your new beginnings with the Ace of Swords, kaya lang, Knight of Wands in reverse, hindi mo pa magawa ng action ito, like maybe new beginning na gusto mo lang, pero hindi mo magawa kasi wala ka pang ipon. Ka-stress ka. Bakit ka ba ganyan? Nai-stress ako sa'yo. Nai-stress ako sa'yo. Kasi pinoproblema mo yung ipon mo na hindi mo naman... Yeah! Huwag ko sa'yo, bili ka ng bili. Oh, ngayon nalulungkot ka with the Five of Cups kasi ang daming nawawala sa'yo. Oh, ayan. Ayan. Yung iba sa inyo, pagdating sa person, sa love life, wala kang love life. Oh, di ba? Ang bilis, di ba? Wala kang love life. Maaring, wala kang love life, pero nagawa mo mag-move on. Oh, di ba? Yung iba sa inyo, hindi mo naman kakonek. Hindi mo naman love life. Maybe this is a person from the past na hanggang ngayon nandun pa rin sa puso't isipan mo. Kaya nga nag-move on ka, ganun. Pero wala kayo. Nakakawa naman. Oh, anyway. Sino ba the person na kakonek mo pagdating sa love? Sino ba itong person na kakonek mo pagdating sa love? Pagdating sa love, Spirit Guides, Angel Guides for collectives, please. Sino yung person na kakonek ni collective pagdating sa love? Oh, kaya pala walang kayo. Pwedeng itong person na ito, eh, currently, may kirelasyon. Nakakainis yung hindi karelasyon sa kanya. Kirelasyon. Kasi kiri-kiri yung person mo, kaya nagkaroon siya ng kirelasyon. So, ngayon. Oh, anyway, nagkaroon siya ng kirelasyon. Kaya ngayon, with the Eight of Swords, stuck siya sa isang commitment at connection na puro konektukan, konektutan. Alam mo yarn. Tapos, kati ng ulo ko ah. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Pwedeng maraming hinahanap ngayon yung person mo sa person niya. Na maaaring hindi niya makita. Bakit? Maliit. Ganon. Anyway, pwedeng kasi konti lang yung kayang ibigay or i-provide ng person na yon. Pero you know, parang naiisip ng person mo, yung konti na yan, pagtsatsagaan ko yan. Pero pag ako nag-visit na, parang in the future, pakakawala na kita. Ganun ang energy ng person mo eh. Hindi lang siya makapag-decide ngayon kasi kahit papano, may konti pa naman siya napapala dun sa person niya. Pero parang konting-konti na lang, pag ako talaga napuruhan, parang ganun, bibitawan na kita, nakaka-stress ka eh. Wala ko napapala sa'yo. Alam mo yun? Bibigyan kita ng chance, pero kunti na lang yung chance ha, kunti na lang ha. Parang gano'n, nai-stress na yung person mo sa person niya. Alam mo yun? Tapos, ano nasa isip mo sa person mo? Strength card. Oh, kuno-kuno, kuno-kuno. Kuno-kuno, walang pakialam.
kuno-kuno nagmamatigas, kuno-kuno bala ka sa buhay mo, parang ganun ang energy mo, na parang nasays mo sa kanya, wala kang pakialam sa kanya. Hindi ko siya iisipin. Tinatapos ko na kung ano meron sa aming dalawa, and nakakonsentrate ako sa aking future, parang ganun. Kunwari, yan ang nasays mo ngayon, parang kunwari, eh, bala siya, may love life siya, sige, masaya siya sa love life niya, masaya ako para sa kanya, moving on, bahala ako sa future ko, ganun. Kuno-kuno. Bakit kuno-kuno? Oh, kinakatok mo talaga yung person mo sa past. Sa past person mo na ito with the Queen of Swords. Ayan, with the six. Ay, nakakaamoy ako ng wasabi. This could be a reading. Alam mo yung wasabi? Ay, parang yung kulay green. Na, may violet ba na? Mas anyway, green yun na parang maanghang na. Mas kahit sa ilong. Ano yung nasa isip ng person mo? Ano nasa isip ng person mo? Patungkol sa'yo. Alam niyo, kinikilig na parang tanga. Kinikilig ako sa gusto niya mangyari. Sa nasa isip niya. Gusto niya maging successful. Wala lang, kinilig lang ako sa part niya. Anyway. Actually, ang nasa isip niya, gusto ko magkaroon ng relasyon sa ating dalawa pag successful na ako, pag okay na ako, ganon. Pero hindi niya sinabing gagawin niya. Gusto niya lang. Parang, just in case lang. Just in case lang na swertehin ako sa buhay, umaman ako, makapundar ako ng mga ganto-ganyan, makabili ako ng ganto-ganyan. Parang ganon. Gusto ko may relationship sa ating dalawa. Taray, kasali ka doon, kasali ka sa future. Pero, nasa isip niya lang yon. Kasi with the Knight of Swords, gusto ko lang. Nakakita tayo ng gusto niya rin gawin yung actions, pero marami siyang priority ngayon kaya hindi niya gagawin. Gusto niya lang, okay? And regarding to sa person na kakonect niya ngayon, okay naman kasi yung connection. Pero nandun ka pa rin sa isip niya na parang, nandito, kumbaga, kunwari, ito yung person niya, ha? Itong part na ito, person niya yan. Iniisip niya yung person niya. Itong kapraso dito, dito yung may lokasyon sa utak. Anyway, basta dito sa lokasyon na ito, nandito yung side mo. So, iniisip ka niya dito sa utak ng person mo kahit papano. Ay, kapirasong side ka na iniisip niya, in the future, nandito ka sa buhay ko. Partner tayo. Karelasyon kita. Kung sakaling mamamatay yung isa, ikaw nandito ka. Alam mo yun, o banda dito? Pwede naman dito, pwede dito. Basta doon. Ah, gets? Gets. Anyway. Basta may pwesto ka sa utak niya. Emosyon. Emosyon. Emosyon mo patungkol sa person mo. Mahal mo siya. Mahal mo naman talaga, di ba? Huwag tayo ano, move on ka lang kunwari, pero mahal mo. Ayan o, the Six of Swords. So, mamubuan ka lang. Nagle-let go ka lang kuno-kuno with the Ace, with the World. Pero with the Ace of Cups, mahal mo. Kaya lang, dahil dito sa Justice card na ito, yung katotohanan sa inyong dalawa, yung realidad, yung marriage, yung iba sa inyo, dahil dyan, kailangan mo tapusin, di ba? Yung connection ninyo, yun, kailangan mo makipag-disconnect, kailangan mong iwan, pero gusto mo makuha, pero hindi mo kaya, with the Ten of Swords. Kaya with the Ten of Cups, mahal mo siya, kaya lang, hindi kayo pwede ngayon. Kaya kuno-kuno, kinakatop mo. Oh, pero with the King of Cups, mahal mo. Huwag tayong, yes. Manunod ka ng tarot reading. Kaya ka nga nanonood ng tarot reading para sa kanya. Dahil iniisip mo, kamusta na ba siya? Ano naman iniisip niya? Anong lagay nila ng person niya? Diba? Kasi hindi mo matanong sa kanya kung kamusta na ba yung person mo? Humihinga pa ba? Oh, kahit gustong-gusto mo nang itanong yon, ano? Kunwari ka pa, dito ka lang sa tarot reading nakakaalam ng mga kung ano nangyayari sa person mo, ano nasa isip niya. Ganon, ano nangyayari sa person niya. Gusto mo rin malaman kasi mahal mo. Huwag mo kong inaano kuno-kuno manonood ka ng tarot reading kunwari sa pera, ganito kanya. Hindi, nanood ka ng tarot reading para malaman kung kamusta na ba yung love life mo. Huwag mo ako ini-echos.
Oh, anyway, nami-miss mo siya with the three of wands. Maaaring ko naman yung nangyayaring disconnection sa inyong dalawa. Nami-miss mo siya. Eight of wands is here. Masyado pa magulo kung ano man nangyayari ngayon sa buhay mo, magulo. Kaya lang, nagsisilbi itong lesson para sa'yo with the hierophant. Kaya, maaaring nandito rin yung focus mo muna ngayon. Okay? So, ano namang emosyon niya para sa'yo? No. Wala lang. Parang ang nasa isip niya ngayon sa'yo, hindi na ako sure kung mahal kita. Pero just in case in the future, dadating ka sa buhay ko, mahal, alam ko mahal pa kita. Alam, ano ba to pero ang gulo? May stress ako sa kanya. Andito ka nga sa utak niya, sa parte na ito ng utak niya eh. Diba? And, na-stress siya sa'yo. Kasi maaaring, amoy utot, this could be a reading. Ba't pati utot? Oh, anyway. Hindi, maaaring nagtatanong rin siya sa isip niya, kamusta na ba yun? Pero bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo sabihin sa akin kung kamusta ka na, bahala ka sa buhay mo. Parang ganon. Pero napapaisip din siya kung kamusta ka na. Eh, sa ngayon nga, kasi wala ang focus niya kasi sa'yo ngayon. Dahil ang focus niya, hindi nga siya sure dun sa person niya na ngayon. Parang kamali yata ako ng desisyon. Ba't ko ba ito ginawa? Makita mo yung tao dito, oh. Hindi mo parang napapaisip. Malaki ganyan pa siya, oh. Ano ba itong pinasok ko? Parang ganon. Ano ba itong pinasok ko? Dapat pala, hindi ko na pinasok. Nilabas ko na lang. Baba? Ano yun? Tapos, na-stress talaga yung person mo, napapaisip siya. Napapaisip niya siya kung mahal niya pa ba or what. Parang ganun. Basta parang nagsisisi siya sa mga, sa napili niyang person. Na parang, wala na siyang choice. Ganun. Kaya ito na talaga yun. The moon is here, Pisces energy. Kaya nandito ka. Kasi kahit pa paano, lumalabas ka sa panaginip nito person na ito. What will happen in the future for you, collectives? Page of Wands, King of Swords. Sa pagdating sa usaping pamilya, malaking pagbabago. Ano yung malaking pagbabago na yun? Pwedeng mabalitaan mo itong malaking pagbabago na ito? I don't know. I feel like, pagdating sa family mo, may something na, may magkaka-boyfriend, gano'n. Alam niyo, yung parang, buti pa siya, may love life, gano'n. Pero, pwedeng malayong family na para sa iba. Or pwedeng an offer of marriage ang possible. Or offer of something na may kinalaman sa, celebration ito eh. So, pwedeng may mabalitaan kang celebration doon sa family mo na yun. Ano, sana all, masaya. Kasi yung family mo na yun, masaya siya sa kung ano man yung marireceive niya, ganun. Tapos mababalitaan mo lang, wala lang. Kasali ka lang, kasi walang balita sa'yo sa near future eh. Ang may balita, reading mo to, alam mo yon. Pero ang nabalitaan in the near future is yung sa person, ay sa pamilya mo. Parang may masayang balita na marireceive ka galing dito sa mga taong ito. Family. Ang pagdating sa person mo, Page of Pentacles, wala, tinatanggap niya na itong Ten of Wands. Tinatanggap niya na itong person na kakunig niya ngayon. Kaya with the Queen of Wands, parang nagpapasakop na lang rin siya kasi parang wala naman akong choice. Kung gusto mo, sagipin mo ako, sige. Papahabain ko yung buhok ko, parang ako si Rapunzel. Diba? Kung makita mo yung person mo, diba? Ito siya. Tapos yung person niya, yung dragon. Diba? Baka literal na dragon yung person niya. Tapos, ikaw yung light and shining, baka knight and shining armor dito. Ikaw ang knight and shining armor dito. Nakita mo yung the tower? Yan, nandyan yung person mo. Yung nandyan sa tore na yan. Ngayon, nagkakaroon ng disconnection sa inyo dahil doon sa dragon. Ngayon, yung dragon na yon, parang natutunan na lang din niya makipagtulungan dito sa person na ito.
Parang alam mo yon, oh sige dragon, basta dyan ka lang ha. Pahabain ko lang yung buhok ko para just in case dumating si Prince Charming, ready ako. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nga, kasi yung person mo nagpo-focus sa success niya, na just in case babalik ka sa buhay niya, successful siya. Buhok yon, parang ganon. Nagigets mo yon? Tapos, just in case na dumating ka, mahaba na yung buhok niya, kaya niyang sagipin ka, kaya niyang kumawala dun sa dragon na yon sa tulong mo. And just in case, dadating ka sa future, nire-ready niya sarili niya. Gets mo yon? Tapos, yan. Continuous ang pagpapanaginip mo dito sa person na ito. Kasi, non-stop mo naman siyang iniisip. So, ayun. Naiisip ka din niya. Dahil sa pag-iisip mo sa kanya. Iisip kang kayong dalawa. Alam mo yon. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.